lang pwedeng magamit, baka takas lang. Hindi pa nagsisimula kalaban. Let's go na. Nakita dito si Heat going for Eson, pero napa-flicker pala yun. Re-save, Turtle ang kinukuha. Pero mapabox out sila ni Killer sa may backlines. Ayun na nga, full clip, popping the ultimate. May retribution pa para makuha yung Turtle. Gartizi, nasa gitna pa rin pa. Ikot-ikot lang yung Dragon. Omega, wala silang na-achieve. Yep, Blacklist pa rin ang lamang with this early game lineup. Talagang gamit na gamit. La bawat early game unit nila, and they are getting turrets, they're getting the turtles, and hirap mag-catch up yung late game lineup ng Omega. Oh, Heat wanna go for Edward, pero si Edward napauna na ng wings by wings, at meron naman akong objective. What is happening, Rockard? Paki-explain what is happening. Na-outplay Omega, outmaneuvered ang yes, Omega. And this is what I was talking about in the draft. I really like Blacklist draft pag ginamit nila ng offensive, at dahil doon, nung ginawa nga ng Blacklist yun, itong Omega, they can't hold on to their towers. Pwede silang hindi mamatay. Pwede silang hindi basta-bastang magang. Pero, magiging sakripisyo dito yung Torre ng Omega. At pag ginawa ng Blacklist yun, if they can get that early advantage, that will mean that they can snowball harder on their carry, which is this helper. Walang pakialam, they could have initiated, pero hindi nila ginawa. Kasi yung Blacklist International, all about objectives ang kanan ng ginagawa ngayon. Kaya din laman, may lamang sila ng 3,000 pero hindi sila pwedeng ma-kampante sa laban na to. Uh-oh. Omega easily can take the team fights kung kaya nila. Let's just see how it goes. Focus na lang sa ano, focus na lang sila basically on getting the objectives. Kahit di sila makapatay, sabi na okay lang, sige, let's not kill anyone. Pero lagi nating takutin yung Omega. Lagi tayong magbato nung reverse time para mapapanik yung target. Oh. Mapagamit ng mga ultimate, madelay pa natin lalo yung pag-engage ng Omega. At pag hindi nang-engage yung Omega, pwede tayong makahuli ng timing. Yung pwersa nila, yata yung purify ng killer, pero exactly. Hindi siya mag-isip. Pareho yung, ano, pareho yung play ng Omega, no? Pinipilit din nilang mag-ultimate yung Blacklist agad. Turtle ngayon. Bakit yung Turtle, Rockheart? It's gonna be started by Blacklist at walang contention man lang ang Omega dito. Retribution, gagamitin na. And three Turtles ang mapupunta sa side ng Blacklist International. Yun nga mangyayari. Pag malamang ka sa early game, ikaw yung makapag-box out. Kasi takot lang nila lumapit dun sa bush. Malay mo, may super fed na hero pala dun. Yeah. May mataas na level na hero dun. May mataas na gold gamit. Hindi sila pwedeng basta mag-check. Correct. Which means you have more map control. Exactly. Woo! Blacklist International, napaka-gandang pocket strategy na kanilang pinapakita laban sa Omega, and it's working so far. Ang tanong, gano'ng kalayo ang maaabot nila gamit to? They can be aggressive right now. At yun lang ang gagawin nila dito sa may top lane. Pushing dun sa inner turret ng Omega sa may top. Wala man lang nagawa Omega about that. Yun na. Lalapit ka ba dyan sa lineup na ganyan? Diba? Baka makalapit ka dyan. At hindi to tank Popol and Koopa, by the way. Demon Hunter Sword Corrosive Sight yan. Exactly. That hurts. Go nila si Killer. Killer pa rin ay napakakun at this point. Oracle and syempre may damage. Output really he's almost taken down at hindi man lang nila napupwersa yung Purify. Ngayon si Toshi makikita na ngayon. Napagandang flowing blood. Nandito si Eson, may hatak yan. At yun Figure na nga, out. Naku po, nahuli na nga dito. I do have another one. Tisi gets out. Yan. Kita mo yung nagawang pressure dun sa isang simpleng reverse time na paggamit lahat. Oo. Pag nahuli ka kasi ng reverse time, if you don't flicker out ng maaga, pag na-reverse time ka dun, babalik at babalik ka kahit anong flicker, kahit anong flowing exactly. blood mo. Exactly. Kaya napupwersa si Toshi na gamitin yung mobility niya. Exactly. Nang wala lang. At nakakuha na ng buffs ngayon yung Blacklist International. I think naghihintay yata sila ng third. Low scoring game, mga kaibigan. 2-2, no? 2 kills. I mean, I think yung Omega, na may ilang beses natin nasabi na low scoring team talaga sila when it comes to kills. Parang sa late game sila. Timing based kasi ang Omega. Pero yung Blacklist International also showing some semblance of that. At dahil dyan. Ito pala yung mangyayari, men. Pag ano, pag pinaglaban mo dalawang team na sobrang play safe. Oo. Oh. Wala nang kakamatayan. Oh, may nahuli nga lang. That's Eson. May time journey. Yun ang gagamitin. Hit and drop. Wala abulin dito ni Killer. May damage output yan. Pero yung Cyclone ay hindi niyata matatapakan. Makataas si Hit. Isang Ionic Edge. Umabot. Yun na. Transcend War. Pero nasobrahan. Nasobrahan nga yata si Killer. Wala. Kakagamit lang yung Purify. At dahil dun mamapatay siya. Finally, may namatay. After what? 8 minutes? 8 minutes. May namatay na finally. Oh my God.
Rush, I cannot believe it. Pero again, medyo yun ang kailangan nating iwasan sa mga game na ganito. Ah, kung macro na laban ang gusto mo, hindi ka pwedeng gumawa ng mga ganong klaseng pagkakamali. Dahil it really will bite you really hard. Especially since ikaw lang talaga yung frontline na kayang sumabay sa Omega. Yung nakakapagtaka dun is, ang ganda na nga nung Mamba out nila sa RNA. So kaso na-bait nga sila ni Heathen. Uh-oh. That's something na kailangan respect din ng Blacklist International. Ang ganda nung ginagawa nila. Legitimately one of the good strats out there. Parang ano to eh, no? Zone out strat? Parang super cover zone fire? Oo, oh, di mo yun. Cover fire pati ba strat? Pati ba naman yung minion denied? Oh. So, pero, once they lose control of this, have to take out ang daming talod ng Omega, dami nilang jumps. Oo. So, pwede silang mapunish agad dito. Tingnan ko tong Lord and yung lineup ng Blacklist. Yung ang daming moving parts. Na pag nawatanggal yung isa dito sa mga miyembrong to, atrasan na lahat. Oo. No? Hindi pwedeng mawala si Killer. Atras yan. Pag nawala si Full Clip, atras yan for sure. Hindi yan lalaban. Lalo na pag nawala yung Farsa. Mawawala yung zone control nila. Jesus, farming like crazy at this point, and DHS na rin, 1-0 and 2. 3 out of the 3 kills ay kasama siya, GZ. Yep. Omega. Maximum kill participation. Yeah, pero wala pang masyadong kills eh. 3 to wala talaga eh. Ayaw eh. Pero, in macro eh. Gusto nila yung pang, ano eh, pang one time, big time. Gusto nila isang clash lang, tapos na yung laro. So, yung mayaman na rin si Edward, with his mystery shop, meron siyang ice cream wand. Mm-hmm. Importante rin i-take note yun. Yung Lord, hindi masimula ng Blacklist International kasi nag-aanap sila ng pick-off. Toshi ka nag-spotted dun sa may top lane. Si Full Clip naman, mukhang tumatiming lang ng pag-take ng crab coin. Easy chingas lang yun. This is gonna drag on for longer. Mukhang nag-chill ang pare sa teams. And okay lang yun. Okay lang yun for both of them. Again, late game potential of Hajizi, very, very high. Full Clip is also great on that Hellcurt. Pero, tandaan nyo, mas malakas yung fall-off ng Hellcurt, no? Yeah. Kumpara naman sa Yi San Shin. But that's right, that's right. Because yeah. Deadly Poison Stingers, hindi na siya ganung ka-one-hit. Hindi na siya pang-uwaan na talaga. Pang-lagas. Yeah. Pag naiwan ka. Pag tumaas na yung levels ng kalaban mo. Exactly. We can see now, Blacklist International na uubusan ng control din sa pero magtataas pa rin yung kanilang gold. Nagkakabangga na nga yata dito sa may gitna. Toshi gonna be able to survive. Winter Touch ang gagamitin. Ang music killer na ejector pa. Punta sa Nicola pero the burst is there mula kay Full Clip. Ayun na nga, unang dugo sa laban na to. Curtizy going for the Dragon Form Killer. Taki through it all. Napakakunat ng ating Uranus dito. And si Toshi lang ang namatay so far. Sasaktan sila mula kay Edward at kailangan na umuwi ng Omega. Sisimula na ng Blacklist International ang Lord ulit. This is what I'm talking about, man. Pag kulang ang isa sa Blacklist, medyo mahirap. Pero pag kumpleto sila, napaka-potent ng lineup na ito. Nakakulang na sila ng isa sa Omega. Toshi gonna be out for a few. Lord is very, very hard to take down for the meantime. Tignan natin na, umuwi-pwesto ang Omega dito. Killer ng zone out. Edward, meron ba siyang Feather Dare Strike? Wala pa sa ngayon. Lord, makukuha na ng Blacklist International. Masyado matagal ang Mountain Chucker. And Blacklist International further getting the lead right now. Isang one-time, big-time lang talaga mangyayari dito. No? Tactical alam mo eh. Tactical sobrang safe nilang pareho maglaro. Man. Grabe. And alam mo yung Lord na yung pinag-aagawa nila, pero hindi. Pag nabawa sa isa, back! Correct. Here we are. Nahuli yata Eson? Si Eson. Pero meron naman kasi time experience. Hindi pa kanya yata nagamit. Hindi pa ginamit. Oh? Ginagawin dito ng Omega yung Lord. At ma-action, maubos nila agad na mabilis. Ejector play na naman, pero time journey ang ginamit. Hellcurt dun sa may bottom lane. May nahatak si Heath. But walang follow-up yung Blacklist International. Kasi ayaw din nilang maging aggressive. Or will they start now? Ang ganda ng combo. Stun into the Feather Dare Strike. Boom! Nakuha na rin yung Torres sa baba. Bigla na lang, ginulpi, digulat ng Blacklist International ang Omega. Sabay kuha sa gitna. Taas na lang ang natitira. Kaya ba nilang patay si Killer? Absolutely not. Killer kills you. At wala silang magagawa. Oh, Feather Dare Strike for the zone now. Toshi trying to reach. Pero siya may na-punish with the Deadly Poison Stinger. Oh my Blacklist God. International, protektado ang bawat isa. The zone and out lineup. And just like that, you can really tell yung diferensya ng dalawang lineup na ito. Again, pag kompleto Blacklist, hindi mo sila matitibag, hindi mo sila malalapitan. And yun nga ang nangyayari. Just like that, isang snap, isang
isang team fight, ubos lahat ng inhibitor ng Omega. Ganda ng combo. Try nila ulit si Killer, pero why would you go on to the Uranus kahit meron kang base dyan? Nakita, ito na naman yung combo. Kagat, sabay ultimate, pinadilim na. Base na yung target, time sure, di ginamit na rin. At yun na nga, Blacklist International will take game one.